Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Musta po kayo? Pag-uusapan po natin itong si Nanay Lini. Parang barkong Titanic na si Nanay Lini, no, na unti-unti nang lumulubog yung kanyang political career ngayon sa survey, sa kung ano-ano pa, no. So, isa na dyan mga kababayan ay itong kanyang isang gobernador doon sa Cebu na si Ace Dorano, na si Lini yung unang sinuportahan, pero ang ending ngayon ay nag-switch to Bongbong Marcos. So ito yung nakasulat dito sa tagapagmulat: "Big mistake by Dorano." Sabi dito, "Because of Ace Dorano's last minute decision to endorse BBM instead of VP Lini, this is now the situation in their grand rally. Many were excited to attend the rally when they knew VP Lini is attending, but now nilangaw." Kasi hindi dumalo si Lini. Robredo canceled her trip to Cebu after aspiring Governor Ace Dorano informed him that his party, Partido Pilipino ng Pagbabago, has endorsed the presidential bid of her rival, former Senator Bongbong Marcos. Ang syakit. Aray nako, kay sakit naman ang ginawa mo, Dorano. Aray. Dorano and Cebuano, I don't know what really transpired, but the team of VP Lini informed us that she will not attend. Dorano, however, said he's grateful that Robredo expressed her support for the Cebu Priority Development Agenda during the Cebu rally. Dorano stated that he did not sign the manifesto by PPP endorsing the presidential bid of Marcos Jr., but said he respects the party's official endorsement. Dorano did not categorically answer whether or not he is endorsing anyone for president. The Cebu Priority Development Agenda is a list of priority programs forwarded by the Dorano-Davide tandem after a series of consultations with 300 sectors in Cebu. Ito nga Davide mga kababayan eh. Talagang lehitimong dilawang ta ito. Cancer to ng mga dilaw. Hindi mo matatandaan ninyo na may isang Chief Justice dati na si Davide din yun. Na dilawan, dilaw na dilaw yun eh. Kinakalawang yun sa pagiging dilaw. So, siyempre, supportado si Lini Robredo. Kasi saan ba si Lini? Eh, kahit nagpalit yan ng pink, idilaw pa rin yan, yung burot doon, yung puno niyan, yung mga ugat-ugatan niya ni Lini, idilaw yan. So mga kababayan, palpak yung rally ni Lini kasi si yung kanyang gobernador, eh last minute, tawag dyan, nagbongbong Marcos. So ito mga kababayan, yung kanilang venue sana kung saan sila mag-rally, mag-meeting, mag-rally doon. No? So nakikita niyo mga kababayan, yung itong picture na to, yan. Yung mga tali-tali pink dyan sa taas. Pag drone shot niyan mga kababayan at pag edit na naman yan ng mga tauhan ni Lini, tao na yan. Tapos sasabihin naman na 40,000 ang dumalo. Eh kahit 200 lang yun. Kasi ito yon. So ito yung kanilang mga technique dito mga kababayan. No? Yung mga ganitong klase. Para pag drone dito nga, marami tao, magiging ulo na yan, tao na yan. So yun mga kabayan yung una. So yung pangalawa, kung bakit ko nasabi na yung karir ni Lini sa pagiging politika niya, pagiging tapagtakbo niya sa pagka-presidente, parang Titanic na barko na unti-unti. Near, far, wherever you are. Lubog-lubog ganyan sa dagat, no? Kasi nga mga kababayan, matatandaan ninyo, 2 days ago naglabas ng survey itong Tanjiri
no, na kung saan ay nakakuha si Bongbong Marcos dito ng 51.54%. So si Bongbong Marcos pa rin ang nangunguna while si Isko Moreno yung pangalawa dito, 20.38%. So pumangatlo si Leni dito, 18.25% lang. 4% si Pacquiao, 3% si Lacson. So kahapon mga kababayan, iba naglabas din ang publiko si Asia ng kanilang pinaka-latest din na survey na base. Ito, base ito sa April 29, 3 days nila to, April 21. April 19 to April 21. So lumalabas dito mga kababayan, si Marcos ay nakakuha ng 57%. 21% lang po si Robredo. So, ang layo po mga kababayan. So, paano sabihin ng kampo ni Juma Season na si Bongbong Marcos at si Sara Duterte ay mamadjikin ni Pangulong Duterte daw, dadayain daw niya yung election ngayon dahil lahat doon ng mga tauhan dyan ngayon sa Kumilik is appointed daw lahat ni Pangulong Duterte. E paano naman yung appointed ni Pinoy noon? Nadinaya din si Marcos. And besides, kahit sabihin nagdadayain daw ni Pangulong Duterte ang election ngayong Mayo, e mataas po si Marcos sa mga ratings, sa mga survey. Ikulilat si Leni. Ito pa ba yung pagtiisan, pagtiyagaan ni Bongbong Marcos, dayain yung kulilat? E di ba yung mandaraya, yung kulilat, dadayain niya yung mataas, yung matalino, yung dadayain ng bobo, di ba? Oh, so, pangalawa yung publiko. So, kanina mga kababayan, naglabas na naman yung Laylo. So, sa Laylo mga kababayan na survey, nakakuha po si Bongbong Marcos as per April 14, to April 20 ay ang average na nakuha ni Bongbong Marcos is 64% mga kababayan. Samantalang si Leni Robredo ay hindi siya umangat. Nakapako pa rin siya na kagaya ng publikos, 21% pa rin si Leni. So mga kampon, kakampon, paano kayo dayain ha? Pagkatapos ng ginawa ninyong drama na tanim 6 fake na 6 video, may tanim fake na naman kayo na mga balota doon sa New Zealand na kunyari ginagaya din ninyo yung isang Pilipina doon sa Italy ba yata yun o sa Hong Kong na nagwala siya dahil lahat ng binoto niya, vice president niya at saka mga senador niya ay ni-raiding ng VCM or yung voters counting machine na yon, tapos si BBM lang ang hindi. Tapos ganun yung ginawa nila, no, doon sa New Zealand. So naglabas ngayon mga kababayan ang tawag dito, itong Kumilik ng balita ito sa GMA News kanina, na itong Kumilik nagsabi na yung ito yung yung sample ballot daw ito na sinasabi dito na wala daw si Leni, na wala daw yung pangalan ni Leni, edited. Minamayan conditioning yung tao na pabalabasin nila na si Leni pag natalo ay dinaya, dadayain. Inong nakaraan nga na saan ba yun ah? Nung nakaraang buwan ng March 15 to 2022, eh si Bongbong Marcos noon 61%, 19% lang si Leni noon. Patahang yun, tumas ng 2%, no? Ngayong buwan na to ng Abril si Leni. So, halos waipik mga kaubayan yung kanilang mga massive campaigning house to house. May issue pa nga kanina, diba? Yung anak doon ni Leni, nainis na yung mga tao doon sa Baguio, na parang siyempre nakakaisturbo sila pumupunta sa mga palengke at sa siguro nagtaray siguro doon si Jillian Robredo, eh nagalit yung ano doon mga igorot, sinabihan doon siya doon na dayo lang kayo dito, kami igorot kami. Taga doon sila. O yun,
Di ba? So, wala, what effect, no? What effect yung mga Carabao na ginawang billboard ni Lainey? Binintura ng pink yung Carabao, tapos sinula, dinruingan ng mukha at ni Lainey at ni Kiko. Sinulatan doon ang pangalan ni Lainey at Kiko. Binaboy din nila yung Carabao. So, what effect? Yung kanilang mga pusa, yung kanilang aso, kulang na lang siguro may ahas, may butiki, may toko para for Lainey, no? Yung mga ganyang klase, may kapre for Lainey, may simenteryo for Lainey, may tulingan or bugaong for Lainey, kasi kahit sa ilalim ng dagat, mayroong tarpaulin si Lainey, o Everest, Mount Everest for Lainey, kasi andun may mga Lainey. Makalini na naglagay, kunwari doon ng tarpaulin ni Lainey. So, lahat na lang makalini. Pero bakit hindi maungusan ni Lainey si Bongbong Marcos, my Miss Universe for Lainey? Lahat na lang ng karamihan ng artista ng EBS-CB na mga sikat pa iyon. May artista pa ng GMA. May mga pari for Lainey. Kung ano pa. Eh, wala eh. Madre for Lainey. Oh. Sa kagamit ni Lainey sa kanyang mga kababalaghan na mga kababuyan niya, pati simbahan, pati Dios, dinali. Ay, meron yung masasabihin, Hail Lainey. Ano ba yung nakasulat dito? Yung mga kababoy-babuyan niya na parang inuunti-unti siya ngayon, inaano ng mga kasamahan niya dito na parang gagawin na namang santa, no? Nakagaya ni Cory Aquino. O, nagiging Miss Universe na si Lainey dahil rumampa. O, waipik. Hindi pa rin niya maungus-ungusan si, ano, si Bongbong Marcos. So, ito, parang Titanic nga si Lainey ngayon na barko. Palubog, unti-unti. Palubog ang kanyang presidential career, no? Ito, itong Hail Lainey, full of grace. My vote is with you. Kabastusan ng mga ganitong ginagawa ng mga kampo ni Lainey na siya ding tinotolerate din itong syunga, no? Itong lutang na the nerve na ito, the vein. So wala, kahit anong gawin ninyo, ito na yung pinakahuling survey. So mayroon pang dalawang natitira. May SWS pa at saka Pulse Asia pa natira, no? So paano dayain yan ngayon? Ang tanong, paano dayain ngayon ng publiko Pulse Asia at ng SWS ang survey ni Bongbong Marcos, which is may nauna na mataas pa, Lilo, 64%. At kung babaan iyon, halimbawa dayain iyon ng Pulse Asia at SWS, mag-react yung tao. At alam na natin na yung Pulse Asia na yan at SWS, makadilaw yan noon-noon pa. So, asahan na natin yon. At titingnan natin, siyempre. Pero basta si Lainey, wa na mga kababayan. Umiyak na lang kayo dahil wala na eh. Kahit anong gawin ninyo, kahit doon na kayo matulog sa gilid ng karsada, gayahin ninyo si Cayetano nung pumunta kay Pangulong Duterte noong 2016 para magiging running mate niya eh. Wala na ngayon dahil 80% ngayon halos ng tao ay talagang hindi na mag-change yung mind at iboboto si Marcos. So, good luck na lang sa inyo, no? Aling Lainey.